Maligayang pagdating sa ating bagong normal na pag-aaral, mga bata. Ako si Teacher Majoy, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan, Unang Baita. Bago tayo dumako sa ating susunod na araling, ating balikan ang nakaraan nating pinag-aralan. Ano ang paksa ng araling natin noong nakaraan? Mahusay! Ito ay ang mga bahagi ng ating paaralan. Halina! Ating isa-isayin ang mga ito. Dito nagtuturo ang mga guro at natututo ang mga mag-aaral. Magaling! Silid-aralan. Ang silid-aralan ay isang espasyo para sa pag-aaral. Isang silid na kung saan natututo ang mga bata. Karamihan ng mga silid-aralan ay mayroong malaking espasyo para sa pagsusulat, na kung saan maaaring magbahagi ng mga tala o impormasyon ang guro. Gayon din, pati na rin ang mga mag-aaral sa iba pang mga kasapi ng klase. Sa panahon ngayon, marami na rin mga silid-aralan ang mayroong mga telebisyon, monograpo at mga LCD projector. Dito natin madalas nakikita ang mga aklat. Tama! Sa silid-aklatan. Ang silid-aklatan ay nagbibigay suporta sa larangan ng edukasyon, pangkulturang pag-aaral, at ito ay patuloy na ginagamit para sa edukasyon sa pamamagitan ng pag-akseso sa iba't ibang mga materyales tulad ng mga aklat at iba pang babasahing materyales upang makatulong sa mga mag-aaral sa mga impormasyon na kinakailangan nila. Dito natututo ang mga mag-aaral na gumamit ng computer. Kahanga-hanga sa computer room. Tinatawag itong espesyal na silid sapagkat ang nasa loob ay mga computer. Sa panahon ngayon, tinitiyak na sa murang edad ng isang mag-aaral ay naituro na ang tamang paggamit ng isang computer. Nasa modernong panahon na tayo ngayon, na kung saan ang teknolohiya ang mahusay na gamit sa pag-aaral. Dito ginagawa ang mga okasyon katulad ng pagtatapos o graduation. Mahusay sa gym o gymnasium. Ito rin ang isang angkop na lokasyon para sa palakasan. Ito ay madalas na lugar na kung saan narito ang mga kagamitan at mga makina na para sa mga mag-aaral upang magamit sa pagsasanay sa nalalapit na patimpalak ukol sa larangan ng palakasan o sports. Dito bumibili ng mga pagkain ang mga mag-aaral. Magaling! Sa kantina. Ang kantina ng paaralan ay walang katapusang mga pagpipilian para sa merienda o tanghalian. Dito inihahain ang mga malulusog, masusustansya at abot-kayang pagpipilian sa menu. At para sa pagtatakda ng mga pamantayan sa pagkain, ang mga paaralan ay nagsusumikap na gawing mas kawili-wili ang mga pagpipilian sa kantina. Mauhusay mga bata, natitiyak kong handa na kayo sa ating susunod na aralin. Narito ang ating paksang aralin, ang aking mga pangarap.
Sino-sino sa inyo ang may mga pangarap sa inyong paglaki? Ano-ano ang mga pangarap ninyo sa inyong paglaki? Kahanga-hanga mga bata, natutuwa ako sa aking mga narinig tungkol sa inyong mga pangarap. May inihanda ako sa inyong laro mga bata. Pinamagatan kong itong Hula Hula Oop. Narito ang panuto, tukuyin o suriin ang mga nasa larawan. Sino sa tingin ninyo ang nasa larawan? Magaling! Si Megan Yang ang nasa larawan. Si Megan Yang ay isang Pilipinang aktres at may hawak na titulong Miss World 2013. Siya ang unang Pinay na nakakuha sa nasabing korona. Hinahangaan siya hindi dahil sa angkin niyang ganda, kundi dahil siya ay nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Marami man dumating na pagsubok, hindi siya tumigil upang makamit ang kanyang pangarap. Sino sa tingin ninyo ang nasa larawan? Mahusay! Siya si Manny Pacquiao. Siya ay magaling sa larangan ng pagboboxing. Hindi naging hadlang ang kahirapan upang makamit niya ang kanyang pangarap. Upang patuloy na makamit pa niya ang kanyang mga pangarap, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa kolehiyo at nakapagtapos. Nakakatuwa siya sapagkat patuloy na nagiging matulungin siya sa kapwa at nagsisilbi para sa ating bayan. Sino sa tingin ninyo ang nasa larawan? Tama, siya si Lloyd Cadena. Noong siya ay nabubuhay pa, ay kilala siya bilang Pinoy YouTube vlogger. Marami siyang napapasayang mga tao dahil sa mga video niya sa YouTube. Hinahangaan din siya dahil siya ay matulungin lalo na sa mga nangangailangan. Bago siya binawian ng buhay, nagbigay pa siya ng tulong noong unang buwan ng paglaganap ng sakit na COVID-19. Sino sa tingin ninyo ang nasa larawan? Mahusay! Siya ay si Willy Revillame. Siya ay kilala bilang TV host, singer, aktor, at komedyante. Marami siyang napapasayang tao sapagkat likas sa kanya ang matulungin. Mula noon at hanggang ngayon, patuloy ang pagtulong niya lalo na sa mga maihirap. Kahanga-hanga, nais mo bang maging katulad niya? O nais nyo bang maging katulad nila? Minsan din silang naging bata katulad nyo. Sa kanilang pagsisikap, natupad nila ang kanilang mga pangarap. Ano nga ba ang pangarap? Ito ang mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Ito ang mga bagay na gusto mong maabot at mangyari sa iyong buhay. Ito ay nagsisilbing layunin, mithiin, o tunguhin ng isang tao na gustong maabot, makamtan, at magkaroon ng katuparan. Ang pangarap ang magsisilbi mong motibasyon para magpatuloy ka sa iyong buhay. Kung minsan rin, ang pagkakaroon nito ang magdudulot sa iyo ng saya at galak sa iyong puso. Ito ang mga dapat mong gawin upang maabot mo ang iyong mga pangarap. Una, mag-aral ng mabuti at magsikap na makatapos ng pag-aaral. Pangalawa, magpulsigi at magtiyaga sa pag-aaral.
Ito ay instrumento at gawing itong motibasyon upang makatapos ng pag-aaral. At ito ay nagsisilbing dahilan kung bakit ang isang tao ay nagiging matagumpay sa pagkuha at pagkamit ng mga pangarap. Ikatlo, alamin ang iyong kakayahan, magtiwala sa sarili na lahat ng hamon at pagsubo na pagdaraanan ay kakayanin. Ika-apat, palakasin at patibayin ito. Kailangan nito para makapagpatuloy ang isang tao na gumawa pa ng higit sa inaasahan niyang kayang gawin. At panghuli, maging matatag sa anumang problemang dumating sa atin para maabot natin ang ating mga pangarap. Ang pagiging matatag ng isang tao na kayanin ang lahat ng mga suliranin na dumadating sa ating buhay. Huwag panghinaan ng loob upang makapagpatuloy na makapagsumikap at huwag sumuko sa buhay. Huwag sumuko, tibayan at lakasan ang loob. Humingi ng lakas at gabay sa Panginoon. Humanap na magiging inspirasyon. Laging tandaan, ang bawat bata ay may sariling pangarap. May mga kailangan kang gawin upang makamit mo ang iyong mga pangarap. Narito ang mga halimbawa na maaari mong maging pangarap sa iyong paglaki. Mga guro, doktor, nurse, pulis, dentista, inhinyero, arkitekto, sundalo, at marami pang iba. Kilala mo ba ang nasa larawan? Tama, siya si Doraemon at ang kanyang mga kaibigan. Alam mo ba ang makinaryang sinasakyan nila ngayon? Magaling, ito ang tinatawag nilang time machine. Mamagitan ng time machine, maaari kang bumalik sa nakaraan o pumunta sa hinaharap na panahon. Narito ang inyong gawain. Gamit ang mirror o salamin, magsasaad o magbibigay ng pahayag ang mag-aaral na sa pagkalipas ng 30 years o 30 taon ay masasalamin nila ang kanilang sarili. Ano ang magiging buhay nila sa hinaharap? Magbibigay ako ng 5 minuto upang sagutin ninyo ito sa inyong sagotang papel. Ikaw, paano mo matutupad ang iyong mga pangarap? Ano-ano ang mga dapat mong gawin upang matupad mo ito? Masaya ako at nagagalak sa inyong mga naging tugon, mga bata. Natitiyak ko na sa inyong paglaki ay matutupad ninyo ang inyong mga pangarap. Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain? Magaling! Narito ang panuto. Higuhit ang masayang mukha kung sumasang-ayon ka sa sinasabing pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, mayroon kang gusto para sa sarili mo. Magaling, masayang mukha. Susunod, mahalaga ang magkaroon ng pangarap. Kahanga-hanga, masayang mukha rin. Ikatlo, may kailangan kang gawin upang makamit mo ang iyong mga pangarap. Mahusay, masayang mukha. Ika-apat, alamin mo ang iyong kakayahan habang ikaw ay bata pa.
Tama, masayang mukha. 5. Kailangan na ipagmalaki ang iyong pangarap para sa sarili mo. Kahanga-hanga, masayang mukha. Para sa inyong takdang araling, humanap ng larawan na akma sa kung ano man ang iyong nais marating sa buhay. Gupitin ito at idikit sa inyong kwaderno. Ipaliwanag sa ibabang bahagi ang dahilan kung bakit ito ang nais mong marating sa takdang panahon.